Hi guys, welcome back sa ating channel. So sa mga nakamiss dito sa aking electric motorcycle na si Manta, good news mga boss, nakarehistro na yung ating motorcycle. Pwede na natin siyang magamit sa highway. Okay, so bago ko ipakita sa inyo yung details ng registration nitong aking motorcycle, mga boss, samahan niyo ako, konting trip muna tayo. Pagpasensyahan nyo na at medyo madumi si Manta dahil natenga to ng mula nung nakuha ko, syempre ilang buwan din sa akin to, tapos ngayon lang na-release yung rehistro niya. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung full detail, pero samahan nyo muna ako mga boss, konting road trip muna tayo. Nag-start na tayo ng recording mga boss. And ako, umuulan pa. Actually yung electric bike natin walang problema sa ulan. Ang problema lang natin yung camera na dala ko. Hindi ako nakapagdala ng waterproof casing ng camera. Ayan, excited na ako. Tara na mga boss. Hindi ko pala siya na-charge. 2 bars na lang siya. Mula kasi nung dinala to rito mga boss, hindi ko to nagamit agad. Okay, so tinenga ko muna siya. Tapos syempre nagpa-pandemic tayo ngayon. Ilang beses din tayong nagkaroon ng ECQ, kaya hindi rin talaga pwedeng lumabas. 2 bars na lang yung aking electric bike. Pero malapit lang naman yung pupuntahan natin. Yan dalhin guys, as of now nasa drive lang ako. Meron kasing dalawang option to, yung drive tsaka yung sports mode. Yung sports mode daw yung sinasabi nilang mas malakas, mas agresibo. Pero sa drive pa lang medyo responsive na yung ating throttle, kaya okay na rin. Malapit lang naman yung pupuntahan natin. So kahit 2 bars to, aabot naman siguro to. Yung mga tricycle na liko bago lingon. Okay, so yun yung medyo kalaban natin mga boss, yung mga tricycle driver na liko bago lingon. Tahimik pa naman yung ating Manta, kaya hindi nila naririnig yung pagdaan natin. So malaki yung chance. Si Bayaw, oh. Bayaw! Busy. May katex si Bayaw. So may bike lane mga boss, pero yung category ng e-bike natin, hindi natin pwedeng ipasok sa bike lane to. Bawal. Hindi tayo yung klase ng electric bike na pwedeng pumasok dyan. Ang pwede lang pumasok dyan yung mga nasa lower category. Pero tayo, dito tayo sa ordinary lane, wag sa bike lane. Since Manta tayo, ang stop speed natin nasa 80 kilometers per hour, bawal tayo doon. Ang pwede lang doon yung mga nasa 30 hanggang 40 kilometers per hour yata. Pa sila dumadaan, no? Tayo, wag na natin subukan mga boss. Mahal ang huli kapag nasa bike lane ka. Kaya kahit traffic dito sa linya natin, sige lang. Medyo naiipit tayo sa traffic mga boss. Ito lang siguro yung dahilan din ng ibang mga drivers, ang mga motorcycle riders. Naiipit tayo sa traffic kung pwede naman sana tayo sa bike lane, diba? Kaso, since meron tayong batas na bawal sa bike lane, sumunod na lang muna tayo. Daming nagba-bike lane, no? May
medyo hirap tayo. Hindi rin tayo masyado makasingit dahil malapad si Manta eh. Kung hindi sana ganun kalapad si Manta, madali sanang sumingit. Kung yung dala ko nito, yung Raider ko, underbone yun, madaling sumingit. Pero ito, masyado tayo malapad. Hindi tayo makasingit ng maayos. Hindi po ako dadaan ng bike lane ha. Talagang hindi lang mailiko ng maayos yung ano, Manta dahil maliit yung ano, maliit yung angle, mundikuan. Ito yung problema natin kay Manta. Si Blade dati, nasubukan ko yon, malaki yung angle ng pagliko niya. Dito si Manta, masyadong maliit. Okay, so sa liit ng liko niya, makikita nyo, ayan yung straight line niya. Ayan lang. Pigil na. Kaya pagliliko tayo, konting-konti lang yung ano natin, konting-konti lang yung clearance natin. Hirap tayong lumiko. Okay. So nakikita ko nagsi 68 volts na lang tayo. Sana makauwi pa tayo, pero malapit na tayo doon sa pupuntahan natin. Yung pagbalik na lang yung problema natin mamaya. 72 volts to ngayon. Pero drain na, ano na to, indication na to na medyo lobot na siya talaga. Kasi nagsi 68 volts na siya eh. Base voltage na tong 72 volts na to. Okay, so hindi ko siya na-charge. Pasensya na mga boss, mula nung binili ko to, nandun lang to sa amin. Hindi ko muna ginamit, tapos hindi ko rin muna chinacharge. Kasi nga, hinihintay ko ma-rehistro. So ngayon na-rehistro na siya, siyempre gagamit-gamitin na natin tong si Manta. Okay guys, so inabutan tayo ng ulan. Actually, perfect timing sana pwede nating may pakita sa inyo na yung electric motorcycle natin pwede natin gamitin kahit umuulan. Kaso yung camera ko, hindi ko nadala yung waterproof casing niya, so hindi natin mabivideo, hindi natin mare-record, hindi pwedeng mabasa to. Yung electric motorcycle natin pwede. Okay, so uwi na tayo. Okay lang na mamabasa ako ng ulan. So pauwi na tayo at eto, basang-basa na ako, makikita nyo halos basang-basa na talaga, pati yung ating electric bike basang-basa. Pero luckily, aabot pa tayo pa uwi. Ayan, so sayang hindi ko na videohan na pwedeng gamitin sa ulan itong ating electric bike, itong Manta. Pero since nag-ulan pa naman ngayon, marami pa tayong chance para makagawa ng video. Ayan, gagawa natin ng video yan yung mismo umuulan. Magdadala lang ako ng hard case para dito sa ating camera. Hindi ko kasi nadala yung hard case niya. Ngayon, naikabit ko dahil tumigil na yung ulan. Ayan. At pauwi na tayo. Mamaya pag uwi natin, ipapakita ko na sa inyo yung rehistro nitong ating si Manta. Sige. Ito lang mahirap oh, kasi ano, wala akong ibang lalagyan. Ito kasing tangke ni Manta, walang laman. Sayang, di ba? Pwede sanang gawing ano eh, compartment. So baka gawin ko ng paraan na yung box na yan o yung gas tank na yan eh, maging compartment na lang. Sayang eh, kasi tulad niya nang hirap po. Nasa side ko yung ano, nasa side ko yung pinamili ko. Kaya maganda sana malagyan ng silbi tong tank na to. Total ano naman siya, wala siyang laman, tapos nandiyan sa harap ko, laki-laki niya. Ayan, so abakan niyo yan. Baka gawan natin ng content yung pagka-convert nitong tanki na to sa isang useful na compartment box. No? Itatabi muna natin si electric big bike sa totoong big bike. Ito sa CBR ko. Ayan, itabi muna sila. Ayan. Hindi ko ba tatagilid?
So, sa bali sa registration niya, nakalagay pa rin naman sa kanya, syempre motorcycle without sidecar. Tapos ang piston displacement nga lang nilagay sa kanya is 46 nga lang. Tapos number of cylinder sa kanya is 1. Although syempre alam nating wala namang cylinder to since hub motor yan. Okay, tapos yung fuel niya nakalagay electric. Okay, so yun yung pinaka-accurate niya. And then, wala naman na kaibang makikitang other different details dito bukod sa motorcycle. Yun lang, yung sa piston displacement lang, tsaka sa number of cylinder, then yung fuel. Okay, then sa engine number, syempre makikita nyo dyan kung ano yung engine number, yung motor number natin. Tapos doon naman sa chassis number, syempre may chassis number naman yung ating Simanta, kaya yan yung nakarehistro. Tapos yung rehistro nga pala, yung gasto sa registration, syempre sagot pa yan ni Star 8 since sila yung pinagbilhan natin yan. Ang total cost lang naman ng registration natin is ayan, 604 pesos lang, 120 sa cost of plates, although wala pa tayong plate at nasingil na. Cost of sticker is 0. Okay, MVUC natin is 240 lang. Same lang din talaga ng mga motorcycle. MVUC is 240. Okay? Then, narehistro pala tayo ng March. Okay, so March pa tayo narehistro. Kaso siguro dahil sa dami ng pending ng LTO ngayon, tapos sunod-sunod din yung ECQ natin, walang pasok ang LTO. So, natabunan to dun sa office, kaya ngayong August ko na lang siya nakuha. Okay, so sa mga may electric bikes dyan, sa category na meron kayo kagaya ng kay Manta, kailangan nyo yung iparehistro. Tapos, pero kung mga lower category kayo kagaya nun, no, isang electric bike namin, hindi nyo yung kailangan iparehistro. Pero sa bike lane nyo lang yan gagamitin. Tapos, sa mga barangay roads lang, hindi kayo pwedeng lumabas sa EDSA. Ito, pwedeng-pwede to. Pero sa motorcycle lane to, bawal to sa bike lane. Kagaya nang nakita nyo pagdadrive ko kanina, hindi tayo pumapasok ng bike lane kasi bawal yan. Okay? So maraming salamat mga boss. Sa konting details natin ngayong araw na to, sana may natutunan kayo. Salamat po sa inyong panonood.